Tapos pangatlo din kanina, dahil may naririnig kami ng mga komento tungkol sa mga messages ni Attorney Harry Roque, we had to confirm before the prosecutor kanina kung ano ba talaga yung role ni Attorney Harry Roque sa kaso namin, no? At unequivocal naman kanina yung sagot ng prosecution na at any stage of this case, wala daw pong kamay si Harry Roque. So isipin na lang po namin kung ano yung pwedeng maging response later on kapag po magsalita ulit si Attorney Harry Roque or magbigay siya ng komentaryo tungkol sa kaso natin ngayon. So yun lang po yung mga nangyari kanina. Salamat po. Wala daw kinalaman si Attorney Harry Roque mula sa umpisa hanggang sa kung ano man yung nangyari ngayon. So hindi namin talaga alam kung ano nga talaga yung basehan niya, kung may kamay ba talaga siya or sino yung kausap niya sa prosecution. Kasi yun nga yung dahilan kaya namin clarify mismo sa mga prosecutor, no? Kasi parang ang sinasabi niya na kakausapin niya din si DOJ Secretary Remulla, hindi namin alam kung nasabi niya lang yon or kung ano yung katotohanan. Pero in so far as yung record is concerned, kanina we set the record straight and coming from the mouth of the prosecution, Attorney Harry Roque doesn't have any hand in this case. Okay. Yung next move nga namin is for first, yung submitted for resolution na yung motion namin for the 7 witnesses who expressed their willingness to recant, and sabi lang naman ni Judge kanina, submitted na yan for resolution, gusto niya lang malaman kung sino yung sinasabi ngayon ng mga DOJ prosecutors na similarly situated daw na mga nalipat sa sablayan. So hindi namin alam kailan lalabas yon. Yung sunod naman is yung sa December 8 deadline namin for the comment opposition para dun sa formal offer of evidence. Importante yon kasi nga magbibilang na din kami after that period kapag lumabas naman yung resolution ni Judge Gito doon, ay pwede na din kami maka-file ng aming demurrer to evidence. Gano'ng kabigat para dito sa third and last case, yung kung mag-recant nga yung pitong witnesses na pinalilipat niya sa Dilipan? Sa tingin naman namin, wala naman talagang connection din talaga yung kung magre-recant sila talaga. Kasi nga, nag-decide na based sa bail na kahit wala yung recantation na to. Pero syempre, para naman sa ating husgado, kapag makita niya na, uy, meron na naman, ilan na lahat to, 14 na lahat, sa kaso pa lang ito, 9 na. So kung 9 magre-recant, medyo mapapaisip talaga yung judge dito. Bakit kaya sila nagre-recant? Hindi namin sinasabi na totoo man yung sinasabi nito mga witness na to, pero yung reasonable doubt kasi dito napaka-importante. So bahala na si Judge Hito doon, pero para sa amin, ang gusto lang naman namin, maprotektahan kahit sinong tao eh. Kasi yun lang din yung gusto naman ng principal namin. Thank you. December 8 na, attorney, ang next hearing. Hindi, wala nang hearing. Comment. Sorry.